Ibinyahe na pabalik ng Maynila ang 12 pasero na matay sa lumubog na MV Lady of Carmel. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak nila. At mula rin sa Aroroy Masbate, nakatutok live si JP Soriano. JP? Pihabang patuloy ang ginagawang investigasyon o gagawing investigasyon sa lumubog na Roro, ay umaasa ang mga kaanak na mga nawawalang biktima na sila'y matatagpuan na. Galit at pagdadalamhati ang nararamdaman ngayon ni Lope Hulbidato, isa sa mga nakaligtas sa lumubog na MV Lady of Carmel. Isa kasi ang asawa niyang si Erlinda sa mga namatay sa trahedya. Dadalo lang daw sana sila sa isang house blessing sa bayan ng Aroroy. Doon ako na ano sa kapitan. Pagkapit ko sa lifeboat, nandoon na siya, nakaupo na, sitting-pretty na siya. Samantala yung mga pasahero nandoon, naglalango yan pa, walang makapitan na ano, na lifeboat. Yun lang masasabi ko. Sana magising ka, boss. 2 years ko pa lang sila lang ikilala ang mami. Pero higit pa doon yung pagmamahal na pinakita niya sa akin. Nitong tanghali, ibiniyahin ang pabalik ng Maynila ang labi ni Erlinda at kaibigan niyang si Carlota Senga na namatay din sa insidente. Patuloy naman ang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa mga nawawala na umabot na raw sa 7. Kabilang sa kanila si Jocelyn Danao, isang OFW sa Singapore. Humingi kami ng tulong sa taas. Sir President, kung pwede po matulungan niyo kami. Marami kaming mahirap na hindi namin kaya, kaya walang imposible sa inyo. Sir President, maawa po kami. Maawa kami sa amin. Nakaabang naman sa pantala ng mga kaanak na magkaibigang sina Noan Manokan at Abigail Baredo. Mawawala naman ang isa kong anak. Mahirap lang kami, sir. Mahirap lang kami. Gusto ko po, sir, na mahanap ang anak ko. Matulungan dapat, sir. Sariwa pa kay Carol ang pagpailalim niya sa lumubog na barko. Walang tumutulong sa akin. Kahit nung ano, palapit na ako dito. Wala talaga. Walang tumutulong sa akin kahit na sabi ko, tulungan niyo naman ako, tulungan niyo naman ako. Sabi ko, hinang-hina na talaga ako. Tapos may nakita ako isang tao na nakatayo dito sa barko. Tapos nakahawak siya sa lubid. Ang ginawa ko, humawak sa paa niya. Kwento niya, isa raw sa mga pasahero ang may naitabing cellphone at yun ang ginamit niya pang kontak sa asawa niyang barangay captain sa Aroroy. Naririnig ko yung parang nagkakaroon sila ng commotion or parang nagkakagulo. Naririnig ko, ma'am, okay ka lang dyan? Ba dyan? Okay ka lang po ba? Sabi ko, bakit anong nangyari? Anong nangyari dyan? Di, biglang namatay yung cellphone. Ang ginawa ko, nag-return call ako. Sa manifesto ng MV Lady of Carmel, 35 lang ang nakalistang pasahero at lumalabas daw na 13 ang hindi na itala sa manifesto. Dapat manifested lahat yun kasi ang alam lang dyan na hindi siya nakamanifesto at naspasin dyan yung mga crew members. Pianauna na sinabi ng kapitan ng MV Lady of Carmel sa GMA News na ginawa niya ang lahat para tulungan ang mga pasahero ng lumubog na Roro at piya sa huling tala ng PCG sa Masbate, nasa 70 ang sakay ng lumubog na Roro, 22 sa mga ito ang crew ng Roro at lahat sila ligtas piya, 39 na pasahero rin ang ligtas na, 2 ang kumpirmadong namatay at hanggang sa mga oras na ito, 7 ang nawawala pa. Piya? Maraming salamat, JP Soriano.